Hello guys, welcome back to another vlog. Today, we are about me and my friend will share our own opinions on what will happen to the society if solar superstorm happened. And of course, we are not that sure if that kind of information is real. To follow the trend, let's just continue to share opinions since what if it's true, right? So guys, I'll do another transition in 3, 2, 1. So my fellow stackers, good afternoon. So it's currently on November 17. It's been 2 weeks since I didn't upload any kind of Patreon vlog videos. My biggest apologies due to school works. And we all know school is hard, but we need to face those challenges. This December, expect daily uploads before the year ends. So guys, enjoy this video. Solar superstorms occur when the sun emits huge bursts of energy in the form of solar flares and coronal mass ejections. It is also a term used for atmospheric events felt on Earth from certain events that occur on the sun. So, solar superstorms can also disrupt satellites and various forms of electronic communications. You probably think of the sun as a bright shining light that never changes. In reality, it's an unbelievably huge ball of molten gases that constantly influx. So yun no, ano? Punta tayo sa magandang pwedeng pag-usapan, bata man o matanda, solar superstorm. Pre, ano opinion mo dun? Parang medyo magiging challenging yan, pre. Pero para sa atin dalawa, okay yan. Okay kasi yan. Sabi nga, mawawalan daw ng internet. For days, for weeks, pwede pa nga for years. Alam mo yung ano? Sino yung kawawa dyan? OFW pre. Ay, oo. Tapos yung mga LDR dyan. Mm-hmm. Sinabi mo nga na yung magiging 90s. So, pansin mo naman, nagaganda ng bahay pero walang lalabas. Wala akong pre. Lahat ng bata na nakatira dito sa bahay na to, nasa computer ngayon. Kaya nasa TV, nagne-Netflix. Abay, nung araw, walang Netflix. Naka-cable yan, naka-connect lang yan sa antena. Tayo rin naman, nakakakomputer eh. Mga napapanood doon, pre. Lalo na, katulad nga kanina, sabi mo yung mga OFW. Lalo na yung mga Grab drivers natin. Basta yung mga business ba na involve ang technology, makakawawa sila, pre. Oo, tama. I mean, kahit sabi mo days, honestly, okay lang. Pero, pre, kung months na yun, ibang usapan na yun para sa mga nagtatrabaho na involved talaga ang technology, online selling, di ba? Tsaka additional doon, iba na kasi mundo ngayon kumpara dati. Kasi dati, manual tayo lahat eh. Wala pa tayo masyadong teknolohiya nun eh. Tsaka kasi nga, sa panahon kasi natin ngayon, Google na yung main source natin. Google is our main source. Noon, grabing kasi kat ng library. Encyclopedia, pre. Encyclopedia, yun yung pinaka-ano natin, pinaka-dati. Pre, mga teachers ng araw, pati mga estudyante, ang pag di mo alam yung meaning ng isang word. Kailangan talaga pumunta sa library. Buong dictionary. At saka pa yung maganda doon, dati, yung mga bata na masisipag yan. Ngayon kasi madali na eh. Yung tipong one click lang, andun na lahat ng impormasyon. Madalang mga masisipag ngayon, yun lang masasabi ko. Madalang na lang. Ganito raw, yung solar superstorm. Hindi yan bagyo, hindi papagyo rito ng mainit ha. Kasi noong 1859, meron daw naganap na solar superstorm noon. Yung conflict noon ay tungkol sa telegraph. Ano nga ba yung telegraph, tol? Ano nga? May tatanungin kasi di po namin to alam eh. Alam po ibig sabihin ng telegraph? Hindi ko alam. Salamat po. Kasi yung telegraph, sobrang luma na niyan. Yung kitawag natin na CME or tinatawag natin coronal mass ejection. Di mo alam yun. Yung coronal mass ejection kasi, cannonball ni Goku yun eh. Super saiyan niya yung mundo natin. Tahimik dito na, pre. Tahimik. Siguro dati kahit papano maraming bata rito. Ay, pre. Kapag 90s, malik. Sabi ng tatay ko, nagmamanifest siya na babalik ng mga year 1990. So parang sinasabi niya, babalik yung kasikatan ng eraser heads. Maniniwala ka ba doon? Well, depende yun. Pero... O kaya yung Reaper Maya? Yeah. Tapos ano, baka natanungin yung probability na mangyari ito. So, based sa studies, yung energy ng solar flares ay, ang maximum noon ay within by the end of 2023 to 2025, yun ang maximum.
Kasi every 11 years, mayroong minimum yan. Minimum solar flares. I'm not sure kung yung ozone layer noon ay affected. Hindi naman tayo mamamatay rito eh. Hindi naman tayo mamamatay. Oh. Kung yung mga parents natin, pati yung mga lolo't lola natin, nakasurvive na walang internet. Paano pa kaya tayo? Diba? Nung araw, walang laruan, walang libangan, nakasurvive sila, di ba? Oh, paano pa yung great-grandmother ko, naka-experience ng World War II, tapos yung pagkain lang niya, lugaw lang, yun lang yung free ng pagkain, pre. Kaya yung mga bata dyan na nagre-reklamo dahil hindi lang nabila ng iPhone 14 or iPhone 15. Mas malala to, pre. Mas malala. Mas malala to. Ang lala nyo, kung ganun kayo. Oo, baka, kaya asahan nyo, kapag mangyari mang itong solar superstorm, lahat tayo na sa labas. Walang tatambay sa loob. Siyempre, mag-i-standby rin tayo sa library. Oo nga. Swerte siguro yung mga librarians, no? Oo, tsaka pre, hindi naman ako, hindi ko nasasabi na magiging matalino tayo o mas matalino. Pero at least, parang we will learn how to be responsible and... At tsaka mas, ano, mas magiging madiscarte tayo. Tama, yun. Tayo mga Gen Z, pre. Sabi are, na tayo yung pag-asa ng bayan. Yes, and ano, based sa mga matatanda, we are extra ordinary sensitive. Accept naman natin yun, di ba? Oo, accept naman. Oo, kasi totoo naman eh. Totoo naman eh. Ngayon kasi, yung tipong nasa atin na lahat, nagre-reklamo pa rin tayo. Kaya nga. Mawalan mga internet, or mawalan mga hindi, this can be a good lesson for us. Yes. Comment down below kung mawawalan ba talaga yung internet, meron bang issue, meron bang global issue regarding sa internet provider natin. Kaya, yun. Meron ako masasabi. Pala, shoutout nga pala kayo, no? Yung tatay nito, si Elvis. Elvis Espinosa. Sikat pala yung tatay mo, pre. This is our very first time na makisabay sa trend. Oo. Kasi, pero ano ah, pero take note. Di ba, porque sasabay kami sa trend, pati politics yung isasama namin. Oh, we will, walang ganun. Walang politics ko kasi bata pa lang kami. Siyempre, balang araw, malalaman din natin yung side talaga ng government. Tsaka in the near future, kung nasa legal age na kami yung bumoto, which is I think 18 years old. 18? Yeah, 18 years old. We'll keep that to ourselves na, our own opinions yun. Kasi, you know, politics talaga dirty yan eh. Dirty talaga ang politics eh. Huwag tayo dito, ang ingay. Pwede ito pag-usapan eh. Pwede tayo mag-brainstorming dito, bata ka man matanda. Nakaka-excite. Eh, siya kasi pambihirang phenomena yun eh. Ano? Mga ganitong oras, mga ganyan, mga spot sunset na. Ganda oh. Hindi, dapat, kung mayroong solar superstorm, mayroong Northern Lights or tinatawag na Aurora. Oh. Yung alam mo yung mga green. Alam mo sa mga North Pole, di ba? Mga North Pole. Ay, putik! Or yung, yan yung tinatawag natin na mga geomagnetic eh. Geomagnetic lights tawag natin. Yes. So, tutusin, kung mayroong geomagnetic light. Kasi ngayon, pansin mo, dami na nagpipicture ng mga aurora. Sabi sa parang nagtataka na yung mga scientist. Bakit ganun? Bakit na yung mga pakalat ng mga aurora? Meron na ngayon, pinag-aaralan pa namin kung ano talaga yung mangyayari. Kung totoo ba talaga, if mangyari man yung solar superstorm, mawawalan mo talaga ng communication. We will ensure na lahat ng mga ispit namin ngayon ay opinion lamang. Yun ay katang opinion lamang. Ha? Kasi hanggang ngayon, di ba? Pati mga science nalilito eh. Nalilito din. So it means pati rin kami malilito rin. Hmm. Kasi di naman kami scientist eh. Ordinaryong estudyante lang kami mga idol. Tsaka sabi ng scientist, baka daw mga 2025 mangyayari yung solar superstorm. Pero you never know. You never know. Kasi you never know. Bukas lang yan. Ewan ko ah. Malay mo mamaya. Mawala tayo internet. Mawala na. Tapos mamaya pagbintangan yung PLDT. Kasi ngayon, pinag-aaralan pa ng mga science. We have no further evidence pa. We have no further evidence. Take note po, ito ay, this is only to express opinion. Okay? This is to express opinion. Opinions. Ngayon, no hate. Tsaka comment down below kung ano din mga opinions nyo. Regarding dito sa topic natin. Sa topic natin ngayon. So, guys, pwede natin tatapusin. Oo. Kaya, ako si Bernard B. Escarol III. Ako naman. Saying, God bless us all. Bye-bye, guys. Bye-bye. Watch out for my new and unique contents.
by clicking the subscribe and the bell icon. Thanks for watching. So it's me, Bernardo Vizcarol III, Filipino Stacker. God bless us all. Stacker out. Nagawa mo dyan, Coach Aaron. So like, for now, since you're a kid, you can use both hands. Nag-English ka pala? Yeah. English ka pala eh. That English school. Ang sige, buti di ka na no-split tulad ko.